sa inyo lahat. Again, it's me, Kuya Strong. So ngayon may panibago tayong pag-uusapan. Pag-usapan naman natin kung alin ba mas maganda. Full stop or customize. Okay, so pero bago ang lahat, syempre baka interested kayo, may consider ang ating mga video. Ang YouTube channel natin, Jestrong and FA. At yung Facebook page naman natin, Jestrong and FA. Okay, so yun ang mga content natin. It's more on about firearms. Paano ba maging responsible at paano mag-own ng firearms. And syempre, pinag-uusapan din natin yung mga basic safety when it comes to handling the firearms. Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin ang full stock, ba or customize ang ating everyday carry. Okay, so ngayon, meron tayo dito ang aking 19X. So this is my everyday carry. So yan. Okay, so prior to filming, safety check muna natin. So, yan. Then, trigger. Okay, so, bakit mo ba siya ginawang content kung full stock or customize? Okay, so, sa customize para sa everyday carry natin. Okay, so, yun nga. Kasi minsan meron sa ating mga gun owner na gusto nila mas maganda at mas astig pa tingnan ng kanilang mga everyday carry. Okay, so yung iba talaga, ginagastusan nila. At alam naman natin lahat doon sa mga gun owner na once na nagpa-customize tayo ng firearms, sobrang napaka-laki ng expense para ka na rin bumili ng isa o dalawang firearms. Kaya alam ng karamihan yun. So ngayon, siya pag-usapan natin at napapansin nyo, yung everyday carry natin na pistol ay na-customize ko siya pero more on external lang. So, hindi pa siya ganun ka-expensive yung nating nagastos dito. Okay, so meron tayong basic flashlight lang o light na 500 lumens. Yan. Okay. And meron tayong charging handle dito. The reason why kung bakit naglagay tayo nito kasi nga para mas mabilis ikasa yung slide, mapapansin nyo mukha siyang red dot. Okay? At mamaya kwento ko sa inyo kung bakit nabustuhan ko rin siya. And of course, yan, ulitin ko, 500 lumen na flashlight. Then mamaya, kwento ko rin kung bakit nabustuhan ko yung maglagay ng flashlight. Okay, pag-usapan natin yung advantage and disadvantage nito ng flashlight. And then, external, meron tayong nabago. But internal, wala pa tayong nababago sa ating everyday carry. So, yung pistol natin ngayon dito, going 5 years na siya, pero wala pa tayong nabago sa loob at ang performance niya hanggang ngayon, napakaayos pa at napakaganda. Okay? Yun. Sa full stock naman, napakaganda. Isa sa advantage kasi sa full stock ay yung design, lahat ng parts sa loob tsaka sa labas is talagang design para sa pistol na yun. Kasi nga, minsan may disadvantage din na magka-meron tayo ng customize sa loob or sa internal parts ng ating firearms. Kasi ito nga sinasabi ko, hindi naman lahat, pero madalas at meron nangyayari ng malfunction every time na may ginalaw tayo sa loob, every time na nagpa-customize tayo ng internal parts ng firearms natin, hindi talaga nawawalan na magka-meron ng malfunction. Why? Kasi nga, merong hindi tama yung gawa pero hindi siya talaga sukat doon or hindi talaga siya akma sa parts doon sa loob ng ating firearms. Kaya minsan yun ang nagiging disadvantage pag pinagalaw natin ang loob ng firearms natin. And pangalawa, syempre, the more na nagpa-customize ka ng firearms ay napaka-expensive talaga. Parang halos isa o dalawang firearms na pag pinabago natin ang unit natin or yung everyday carry natin na pistol. Mapakulay man at basta lahat ng parts, lahat ng binago or babaguhin mo sa pistol mo, malaki-laki ang magiging expenses. Okay? So, yun ang ginagandahan ng full stock. Napapasin nyo itong pistol ko. Hindi pa naman talaga siya fully customized. So, naglagay lang tayo ng pinaka-basic na flashlight na O-light, 500 lumens and charging handle. And the reason why bakit ako naglagay nito, kasi may purpose din to for self-defense. Kahit umaga or gabi, in case na magkameron tayo na nga hindi inaasahang pangyayari, i-open mo lang to, magkakamero ng distraction sa opponent natin na tumingin sa atin kasi nga mas nasisilaw siya sa flashlight. Yun ang isa sa pinaka
advantage pag may flashlight. And of course, pagdating sa mga gabing, sa gabi o sa dilim, hindi mo na kailangan pa humawak ng flashlight. So, dahil meron ka na dito. And syempre, disadvantage lang ng flashlight ay mahirap ilagay sa holster kung mahilig kayo mag-carry with the holster. Pero nga, meron tayong mga Kydex holster or kahit mga ibang holster na with pwede na yung flashlight. Okay? And yun lang ang disadvantage niya minsan. Mahirap siya ilagay sa holster. Kasi pag bumili ka ng holster, ngayon sinasabi ko nga, ulitin ko, the more na nagpa-customize tayo ng firearms, the more tayo na na gumalaw or binago natin ng firearms natin or sa mga parts niya or sa mga gamit niya, napakamahal talaga. Alam naman niya ng karamihan natin, lalo na sa mga gun owner, napakamahal magpa-customize ng firearms. Kaya kung papansin nyo, si Kuya Strong, ang linagay lang natin sa kanya, yung mga basic lang na kaya-kaya pa natin. Kasi sa Red Dot, sobrang plano ko, pero tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan niya soon sa mga next vlog natin. And then, sa charging handle naman, the advantage ko dito kung bakit nagustuhan ko siya, mas mabilis ko siyang i-cut yung slide. At mapapasin nyo, mukha siyang Red Dot or yan, mukha siyang naka-optic. At ang ginaganda dito na experience ko pagdating sa shooting range, yung target mo, ilagay mo lang siya dito sa loob nitong box na to using your front sight tsaka rear sight. Tama na ng tama. So, dun ko siya na nagustuhan. Kasi nga, pag wala ito, malaki yung view, malaki ang nakikita mo. Minsan tawag dyan, pumapalya pa o hindi tumatama sa target. So, kaya ko siya nagustuhan dahil nga dun sa kahit nakabukas yung parehas kong mata, pag tinapat ko lang itong box na to, makita ko lang yung target sa loob ng box na to, natama tayo. Okay, so kaya gustong-gusto ko siya. And of course, napakabilis lang siya ni ikasa yung slide. Okay, so yun lang yung ano. Pwede kayong mag-comment, mga kuya, mga kapistol natin dyan. If you have any comments regarding sa alimba mas maganda, full stock or customized, so pwede kayong mag-comment kasi ito ay opinion ko lang. This is my personal opinion para dun sa mga gun owner natin at sa magkaagusto pa lang sa pag-uon ng firearms. Kasi nga, talagang sobrang ano, sabi nga, ang pagka meron ng firearms ay napakagastos at sobrang napaka-expensive pag nag-own ka ng firearms. Lalo na kung mahilig ka magpaganda talaga. Nako, sadyang isa or dalawang firearms na yung mga magagamit dun sa pang-customize mo. Kaya, yun, ito nga, isa din pa sa i-share ko sa inyo, yung pistol kong ito, yung 910X ko, ay 5 years na sa akin. Hanggang ngayon yung performance niya napaganda at never tayong pinahiya. So wala tayong pinagawa sa loob, wala tayong binago, hindi natin siya napatrigger job, yung spring ng guy rod niya, same pa din, mapapansin nyo. Ayan, so yun pa din ang spring niya, ayan. Wala tayong binago, okay? So, yun. Again, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Pwede kayong mag-comment kung may comment kayo about limbang mas maganda, full stock or customized. At sana consider nyo yung mga video natin. Baka maging magkameron kayo ng interest. Baka pwede nyo i-follow or subscribe yung YouTube channel natin, J Strongwell FA. At Facebook page naman natin ay J Strongwell FA. Okay, so yun, maraming salamat. I hope you enjoy. Again, it's me, Kuya Strong. Ingat po ang lahat. Thank you.